What's up mga kaanyong? Welcome back to my channel, Anong Sayo TV. Today's video mga kaanyong, magre-review tayo ng e-bike na nabili natin sa NWOW or sa store na ang pangalan ay Tail G. Ang unit nito ay ERV na meron itong 3 wheels. So, ito mga kaanyong, i-review natin yung specs. By the way, ang suggested retail price nito ay 36,000 kapag installment basis, syempre plus yung interest pa. Kapag cash basis naman, pwede, naka-discount daw siya for less 2,000 pesos. So, pwede mo siyang mabili for 34,000 pesos. Freebies included with the package. Helmet. Charger. Raincoat or kapote. Side mirror, two pieces na face shield, and one box of disposable face mask. Alright mga kaanyong, so umpisahan nating i-discuss ang main specification ni NWOW ERV. First, yung battery capacity niya ay 48 volts 20 ampere. Ang battery type niya ay lead acid. Charging time, umaabot siya ng 6 to 8 hours kapag fully drained siya. Pero syempre, kapag bago pa lamang at first time mong i-charge, kailangan mo munang i-fully drain yung factory charge. At ang required or ang advice nila na charging time ay hanggang 12 hours. Kailangan mo i-maximize yung 12 hours para talagang wala na yung power nung battery from factory. Mile range, umaabot siya ng 50 to 60 kilometers. Depende sa bigat ng driver at yung karga mo sa e-bike, kung gaano siya kabigat. Basta ang max niya hanggang 60 kilometers. Speed range niya, umaabot naman ng 24 kilometers per hour to 30 kilometers per hour. Pero ang pinakamabilis kong speed na kinaya ng e-bike na ito ay hanggang 37 kilometers per hour. Pero one time, umabot din siya ng 38, pero sandali lang siya. Segundo lang yung inabot. At maintain niya talaga yung pinakamabilis, yung 37. Load weight, kaya niya ng hanggang 200 kilograms. Ang available colors, meron siyang maroon, which is syempre yung ating binili. Meron din siyang silver, and meron ding orange. Last time, may nakita kong color sky blue. And siguro limited lang yung release nun. Limited edition lang. Features that I like with ERV. First feature, mga kaanyong, ay ang reverse. Very useful ito, mga kaanyong, especially kapag magpa-parking. Kasi hindi mo na kailangang itulak manually at kailangan mo na lamang pindutin ang button. Ito, mga kaanyong. So, pipindutin mo lamang to, kailangan naka yung guhit para mag-reverse yung kanyang andar. Second feature mga kaanyong ay ang left and right light signal. Ito mga kaanyong yung left and right signal. So, pindutin mo syempre, urong mo siya pa left kung magle-left turn ka para may go signal ka or may light signal ka para sa sasakyan sa harapan and sa likod. So yan, makikita mo nasa left side yung ilaw, nagbi-blink. Also sa likuran. Same thing mga kaanyong kapag magra-right turn ka. Yan. So, right turn. Makikita rin ng nasa harapan mo na magra-right turn ka. Same thing sa sasakyan sa may iyong likuran. Ang third feature niya mga kaanyong ay ang horn or yung busina. Ayan mga kaanyong, ito yung kanyang busina. Sobrang lakas niya talaga. Pang-apat na feature, mga kaanyong, ay ang hazardous signal.
Ayan mga kanyang, so sa tabi ng busina, yung hazardous light. Sa ano yan, sa may busy room. Yan, magbiblink yung two lights, left and right. Normally, kapag naka-parking ka, or kapag ma-under ka sa busy road, na maaari ka mag-left turn or right turn. Ang panglimang feature, mga kaanyong, ay ang panel board. Dito mo makikita yung kung ilan na lang yung volt or ilang bar na lang yung battery mo, and kung ilang kilometers per hour yung tinatakbo ng e-bike, and kung ilang minuto ka nang umaandar, and kung ilang kilometers na yung tinatakbo mo. So dito, as you can see, 49.1 volt. Nakalagay pa rin siya as full charge, pero ang full charge nito ay 52 volts. Tapos ito syempre yung 00 kilometers per hour. Diyan makikita kung ilan yung speed mo. Ito yung kung ilang minutes ka nang umaandar, and kung ilang kilometers na yung tinatakbo mo. As you can see mga kaanyong, kapag madilim na or gabi na, nagkakaroon ng ilaw yung panel board, which is a good thing para iwas accident. Makikita mo kung ilang bar na lang yung battery mo, and kung ilang kilometers per hour yung tinatakbo mo. Pang sixth mga kaanyong na feature ay ang speed, ang level lang speed, level 1, 2, and 3. Level 1, umaabot siya hanggang 15 kilometers per hour. Level 2, umaabot naman siya ng hanggang 25 kilometers per hour. And number 3, hanggang 30 kilometers per hour daw, pero napapaabot ko siya hanggang 37 kilometers per hour. So, test drive natin siya sa flat road mga kaanyong. So, level 1, umabot siya hanggang 20 kilometers per hour. So, switch natin sa level 2. Kaya niyang umabot hanggang 27 kilometers per hour. For level 3, ang kinaya niya sa ngayon ay hanggang 34 kilometers per hour. Depende siya kung ilan na lang yung volts ng battery mo. Pero ang max talagang naaabot ko sa kanya ay hanggang 37 kilometers per hour. There we go mga kaanyong. So fully charged siya, kaya niyang umabot talaga ng hanggang 37 kilometers per hour na maximum speed. So itest naman natin siya mga kaanyong na paandarin sa scope road. As you can see, pataas itong road na ito, at i-check natin yung speed na kakayanin. So let's start na mga kaanyong na itest dito sa may slope road na ito kung ilan yung speed na kakayanin niya per level. So let's start mga kaanyong with level 1. So yan mga kaanyong, kaya niyang umabot pa rin ng hanggang 20 kilometers per hour. So, for level 2, hanggang 27 kilometers per hour pa rin yung kanyang naaabot, even though na slope road na yung ating dinadaanan. So, level 3, hanggang 34 kilometers per hour yung kinaya niya so far. So, depende pa rin kasi yan sa volt ng battery mo. As you can see, nag-3 bars na lang or nasa 45 volts talaga yung battery ko. So, kinaya niya na lang hanggang 34. Ang pang-7 feature niya mga kaanyong na aking nagustuhan ay ang susi. Meron siyang physical key and then meron din siyang for wireless or keyless. Pwede mo siyang paandarin kahit hindi nakalagay yung susi. Yun nga yung sa may part ng keyless. Sa may part ng keyless, meron siyang dito nakikita nyo na naka-open yung padlock kapag i-unlock mo na siya. And then, ito namang kidlat. Pipindutin nyo siya twice para mapa-under mo yung wireless niya or yung keyless function. Siyempre ito, pag magpa-park ka na, pindutin mo tong padlock na to para mag-lock yung gulong. So, pagka-turn on mo mga kaanyong nung lock button sa wireless key, hindi basta-bastang maa-under yung e-bike mo kasi nagla-lock yung gulong. As you can see, medyo hirap ka talaga siyang i-under kasi nga may lock function siya. And then yung sa may alarm function. Kapag nakalock siya, nasa parking at may gumalaw ng e-bike, tutunog siya or mag-a-alarm. Ang pang-8 na feature na aking nagustuhan ay yung lock niya sa may brake. So, pwede mong i-lock yung brake
Yan. So, maglalock siya. So, kahit i-on mo siya, yan, naka-on siya, kahit i-ano mo siya, hindi siya aandar. Yan, kasi nakalock yung sa brake. Pero pag in-unlock mo na yung brake, ayan, aandar na siya. Nagulat ako. So, aside sa handbrake, meron din siyang foot brake. Ito yung main brake niya talaga kapag yung kailangan mo talagang i-stop agad-agad yung e-bike. Ang pang-ninth na feature na aking nagustuhan ay yung kanyang basket or compartment. Ayan, mga kaanyong. So, as you can see, super helpful talaga nitong part ng basket na ito kasi kapag mamamalengke ka. Aside dyan sa may likuran, meron din siyang basket dito sa may harapan. Number 10th feature, mga kaanyong, na aking nagustuhan ay ang kanyang adjustable chair. So, kapag may angkas ka, pwede siyang nakahiga or nakalatag maigi yung upuan. Pwede mo siyang i-adjust, iaangat mo yung sandalan kapag ikaw lang yung nakasakay. Kung gusto mo nang may sasandalan ka. It's an option whether iangat mo pa siya or hindi na. Kasi meron na rin mga sandalan doon sa may sandalan mismo kapag sa may angkas na part. So yan, mga kaanyong, kapag ikaw lang naman yung sasakay, pwedeng ganyan mo siyang iayos. Yun talaga for single person lang yun. Tapos dito sa may ilalim, andito yung adjustan niya na kailangan mong iurong para ma-adjust mo yung chair. So ito, yan. Ito yung kailangan mong i-press pa right side pag nakasakay ka para ma-adjust mo yung chair. Ang 11th feature na aking nagustuhan ay ang lalagyanan ng battery. Kasi as you can see, mga kaanyong, dito natin makikita yung battery sa loob nito. Secured na secured siya kasi hindi siya mababasa kahit na umuulan. So ito, same lang siya na susi kapag pina-under siya, pag binuksan mo yung battery area. Ayan. So as you can see, merong 2 boxes dito. Each box, meron siyang laman na 2 batteries. Meron kasi siyang total of 4 batteries ang ERV unit. So kapag isasara siya, itutulak mo na siya pababa. Yan. And then pindutin mo yung sa may part na doon, sa may susi para mag-lock. Ang pang-12 feature na maganda sa kanya ay meron siyang patungan ng paa para sa driver dito sa may blue part na ito. And syempre, meron din siyang patungan ng paa para sa may angkas dito. At para naman sa angkas na bata, dito yung kanyang patungan. Last but not the least feature that I like with ERV, mga kaanyong, is yung headlight. As you can see, sobrang dilim and pagka turn on natin ay sobrang liwanag ng kanyang headlight. So talagang iwas aksidente kapag gabi or madilim na. That's it, mga kaanyong. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-hit ang like at subscribe button pati na ang notification bell beside the subscribe button para palagi kang updated sa aking upcoming videos. See you on my next video. Annyeong!